Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello po sa inyong lahat. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan kung nasaan man po kayo ngayon. Yes, dahil dito sa Pilipinas ay napakalamig. Oo nga, no? I like it. Parang ngayon pa lang yung December. Correct. I-enjoy po natin habang malamig pa. Pero parang na-delay ngayon, ano? Medyo. Kasi usually ang peak ng pinakamalamig is around last week of January to February. Ngayon, medyo second week yata siya nag-start. Pero sobrang lamig. Yun nga lang, sabi ng pag-asa, hindi na siya tatagal. So, enjoy nyo na. Habang malamig pa. Hello, hello po sa inyo. At dahil malamig nga, mag-ingat po at baka magkasakit. Yes. Mahirap na. Tapos susunod dito, sobrang init naman. Yan ang mahirap. Climate change, ramdam na ramdam. Correct. Alright. At syempre, kami pa rin po inyong mga kasama sa ating programang legal. Ako po si Vian Dacles. At sa ngalan ni Sunny Casulia Sheila Edubas. Ayan. Hello. Parang namimiss ko lang ng konti si Justice. Justice! Ano na? Okay ka lang ba dyan? Magpahinga, ha? Magpagaling. Signs of aging. Kawawa naman. So, hindi na absent. Hindi na ako absent text time. Okay lang yan. Kailangan natin ng pahinga. Yun lang yun. Alright. At ito nga, partner, dahil usapang legal, sino ba ang ating laging kasama na nag-e-explain sa atin ang tungkol sa ating baba? Yes, at syempre ang mag-explain sa atin ang ating batas ay si Attorney Mark Tolentino. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga followers natin dito sa DZRH Legal Minds. And tayo yung dalawa, mga magandang dilag. Wow! Yan ang gusto ko! Buti na lang dilag, partner! Kala ko sabihin niya mga magagandang bata. So yun niya, kala ko naligaw ako. Gulit pa lang. Ano yun? Bumili po kami ng toyo. Hindi na kami pinaalis. Ganon. Nahila lang po. Correct. Hello, attorney. Kamusta po ang ating araw? Yan, usual, being a lawyer, yan usual yung ginagawa natin. But of course, paiba-iba. Correct. Busy ba? Yes, busy, but daming tumatawag, kahit ano. May mga moments ba na, no? Parang nakaka-bored na maging lawyer? O talagang everyday is exciting? Okay lang, basta this part of my job. Mm-hmm. Kailangan mo mahalin yung work mo para yung work mo mahalin ka. Correct. Oh. Okay naman, totoo yun. Parang sa pag-ibig lang yan. speaking partner of pag-ibig, ito usapang pag-ibig ang ating legal na pag-uusapan ngayong araw na to. Yes, sawi galing. Pag-ibig, oo, sawi ito. Sawi ito, kawawa naman. Maraming makaka-relate dito, ha? Ayan na, sige ito. Ito galing to sa isang mga nanunood sa atin na nagbigay ng kanyang, question. Sa ating DZRH News Television page. And magandang araw po sa inyong tatlo. Please wag niyo na po sana akong pangalanan since medyo sensitive po kasi ang isyong itatanong ko po sa inyo. But just name me Roxanne. My story is this po kasi just recently po, 3 months ago to be exact, dapat po ay isa na akong wife to a husband and lawfully married to my supposed to be ex-boyfriend. Pero lahat po ng pinaplanuhan namin, ang 5 years na pinagsamahan namin as boyfriend-girlfriend, lahat ng mga ginastos namin, ang plano naming bumukod at bumuo ng pamilya. Ang sakit naman ito. Oh. Lahat po yun naglaho. Parang bula. Nadadala ka, partner. Oh. Sa bisperas pa po mismo ng aming kasal. Oh my. Matapos na hindi na siya magpakita o magparamdam man lang. Oh my gosh. Hindi po siya sumipot sa aming kasal at hindi na nagpakita pa hanggang sa ngayon. Pakiramdam ko po noon, parang gumuho ang buong mundo ko. At tapos na ang lahat sa buhay ko. After 3 months sa ngayon, kahit papaano ay medyo gumaan na po ang dinadala ko slowly at kinakalimutan ko na ang lahat. Pero hindi po ako matahimik kasi gusto ko pong malaman sa kanya kung bakit niya ginawa yon. At gusto ko pong malaman kung may magagawa po ba akong legal tungkol dito. Ang masakit din po kasi dito, hindi lang naman po ako ang nasaktan, pati rin po ang pamilya ko. Matutulungan niyo po sana ako. So, yun, pinaasa. Ang sakit. Oh. Then, pinaasa niya lang. Run away groom, run away bride. So, So, everything is set na eh. Okay, yung babae yata, so yung family ng babae, bumili na ng gown. Nagbayad na sa hotel. May cake na. May food. Pinatay na yung kalabaw sa probinsya. At ang pinaka-ano. Na yung ano. Yung mga soup and all. At lahat ng friends informed na. Informed na, may invitation. Yung ibang kakagaling pa ng ibang bansa. Tapos, yung lalaki, run away groom. Oh my gosh. Umalis. Okay, ang tanong dyan,
may cause of action ba ito si itong babae? Mm-hmm. Kasi yung tinakbuhan siya ni lalaki. Mm-hmm. Okay? Pinahiya siya in front ng kanyang mga pamilya, bisita, kaibigan, pumatay na ng kalabaw para ano? Kawawang kalabaw! May murder pa ba doon kasama? Hindi naman pwede bubuhayin yung kalabaw. So, di ba? Mm-hmm. So, ang tanong dyan, may cause of action ba? Mm-hmm. Pwede ba niyang idemanda si lalaki kasi tumakbo? Mm-hmm. Depende kung anong klaseng demanda. Mm-hmm. Kasi kung idemanda mo to compel, para pilitin mo yung lalaki na pagkasalan ka, hindi pwede yan. Mm-hmm. Kasi breach of promise to marry is not an actionable wrong. Mm-hmm. Okay, repeat. Sabi ng Supreme Court, breach of promise, okay? Breach of promise, tagalogin mo. Pinangakuan mo na sinira mo yung pangako mo na pakasalan breach siya. Breach of promise to marry is not an actionable wrong. Walang basihan, sabi ng batas. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng breach of promise to marry, hindi mo pwedeng idemanda yung lalaki para pilitin siya na pagkasalan ka. Oo. Sakap naman yun. Okay. Mas mahirap yun. Paano naman yung kinatay mong kalabaw? Hindi na mabubuhay yun. Okay. Paano naman yung gown mo? Buo na para sa'yo. Paano naman yung mga bisita mo sa ibang bansa na pinauwi mo? Pamasahe pa yun. Pinatira mo sa mga five-star hotel. Paano yan? Ito yung tinatawag na unjust enrichment. Ibig sabihin ng unjust enrichment, pwede mong idemanda yung groom na yan para i-reimburse lahat ng expenses mo. Expenses. Oh, yes. Lahat ng expenses mo, pwede mo siyang idemanda. Mm-hmm. But hindi mo siya pwedeng idemanda on the ground na pilitin mo siyang pagkasalan. Mm-hmm. Paano naman, pwede mo ba siyang idemanda kasi sinaktan ka niya? Correct. Emotionally. Yes. Emotionally, morally. May psychological pa yan. Based on damage. Mm-hmm. Okay. Damage on your reputation, damage on your integrity, on your name. Correct. Pwede mo ba siyang idemanda? Sabi ng batas, civilly, hindi mo pwede siyang idemanda kasi in the very first place, wala ka namang basihan. Idemanda siya. You are just a girlfriend. Oh, okay? You're just a girlfriend. You're not a wife. Hindi ka pa asawa. So huwag kang umasa. Yun ang sabi ng batas. If you like it, then you should have put a ring on it. May good news sa mga babae ngayon. Bilang isang girlfriend, wala kang cause of action kasi girlfriend ka lang. Wala kang cause of action. But bilang isang babae, may cause of action. Ayun! Gamitin mo ang pagkababae mo. Yun yan, ha? Ayun ko na? Girlfriend ka lang. Yes! Girlfriend ka lang. But babae ka. And under the new law, ang pinag-uusapan kasi natin, yung batas ng panahon ng Kastila, sabi ng batas, breach of promise to marry is an actionable wrong. But bilang isang babae, under Republic Act 9262, the mere fact na sinasaktan yung damdamin mo, psychological abuse, emotional abuse, as long as you have a romantic relationship, kahit hindi asawa, romantic relationship, may cause of action ka na. Take note, ah. Pwede mo engage na siyang, pa sila. Pwede mo na siyang idemanda ng psychological abuse. Kasi pinahiya ka. Correct. Pinahiya ka, emotional abuse. And that is 12 years imprisonment. Paano kung hindi niya naman sadya? Hindi naman sadya nung guy. For example, so, ano ba yung tinatawag na sadya? Ano ba yung tinatawag na pagtakbo na justified yung pagtakbo and or unjustified yung pagtakbo ni groom? For example, yung word na tinatawag sa batas is repudiation. Ano ba yung repudiation na pinag-uusapan? For example, nag-request lang si lalaki na pwede bang i-move natin yung kasal natin? From February 14, pwede ba gawin natin April 9, Holy Friday? Okay. Example lang yan. Holy Friday pa. Oh, i-move lang. I-move natin ng from Valentine's to Biyernes Santo. Para walang bukas sa simbahan. Para nakakalungkot naman Biyernes Santo talaga. For example, example lang yan. This is just a joke. For example, ganun. Kung i-request lang yung date, it's not repudiation. So hindi yan matatawag na tumakbo siya. Justified kasi request lang ng date. How about request ng venue from garden wedding going church wedding? Oh yan, pwede yan. So pwede i-move natin problema pag church puno yung schedule ng February. Ang available April 9 or April 6. Naman yung date. Okay. Friday the 13th. April, parang gano'n. Ang galing pumili ng organizatory. Puro malas yata. So parang gano'n. So yun ang available na simbahan. Mm. Oh, so yan, hindi yan matatawag na repudiation. Pero yung pagtakbo,
ano ba yung word na takbo? Yung wala kang communication, mm-hmm. hindi ka na nag- tumakas talaga, tumakas si walang paramdam. Okay. Hindi ka sumipot. Mm-hmm. Pangalawa, no communication. Mm-hmm. Pangatlo, pinakasalan mo ang ibang babae. Oh my gosh. So that is already repudiation. Mm-hmm. Oh, in that case, can you file a case for breach of promise to marry? Not breach of promise to marry because it is not an actionable wrong. Mm-hmm. Ang idemanda mo is 9262. Kasi hindi mo pwedeng idemanda ang lalaki na pinangakuan kang pagkasalan mm-hmm. para pilitin siyang pagkasalan ka. Mm-hmm. Pwede mo siyang idemanda, bayaran lang yung gastos mo. Mm-hmm. Yun lang. But bilang isang babae, kasi pinahiya ka, sinaktan ka, psychological abuse, emotional abuse under Republic Act 9262, mm-hmm. depende kung ilang Luha ang tumutulo. O, bilangin mo na ngayon, ha? For 3 months, bilangin mo ko ilan ang niluha ang mga magandang. So yan, pwede ka na magdemanda under Republic Act 9262. Mm-hmm. But the mere fact na pinangakuan ka tapos hindi naman siya sumipot, mm-hmm. ibang usapan yan. Mm-hmm. Kasi hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na pagkasalan ka. Mm-hmm. Same also na hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na mahalin ka. Oh. Kasi may nagtatanong sa akin, can I file a case against a woman na pilitin siyang mahalin ako? Oh my God! Grabe naman to! Pwede mo bang idemanda ang isang tao itong word na ginamit ng batas, mandamus? Mm-hmm. Yung mandamus, compelling a person to do something. Mm-hmm. Okay. Against his will mm-hmm. or in his will. Depende sa kanya. Mm-hmm. Can you file a case? No. Kasi hindi mo pwedeng idemanda siya na pilitin kang mahalin. Mm-hmm. Lalo na hindi mo siya pwedeng idemanda na pilitin kang pagkasalan. Mm-hmm. Yun ang, Paano yun, attorney, in cases like pinilit mo siya because I have money? Yan. Mahalin mo ko. Oh, yan. Bawal yun, attorney? Actually, we are talking here of kung pilitin mo siyang mahalin ka because of money, mm-hmm. depende na sa usapan yun yan. But kung pumayag siya, mukhang pera ka. Pero kung pinilit mo talaga siya, kung pilitin mo siya na, for example, bayaran mo na siya. Parang binili mo siya na maging asawa mo, actually, if you are not in minor, mm-hmm. you are of same age. Depende sa yan. Mm-hmm. Okay? As long as you are already of legal age, mm-hmm. anong gusto mong gawin sa buhay mo, bahala ka na. Mm-hmm. That's why binigyan tayo ng batas ng age of capacity to give consent. Mm-hmm. Kailangan natin yan gagamitin yung right of the capacity, yung capacity mo to give consent. Right mo yan na to give consent. Mm-hmm. Ang problema, may right ka nga na may consent, tanga-tanga ka. O yung problema dyan eh. Oh, so, di ba? So, minsan, yung right na yan, nabaliwala. Mm-hmm. Because sa katangahan. Katangahan sa pag-ibig. Oh, yan. Kasi, if you are 18 or more than 18, may tinatawag ka ng capacity to give consent. Mm-hmm. May capacity ka na to give consent. Mm-hmm. So, depende sa'yo yan kung tanga ka talaga or nabulag ka sa pag-ibig, it's your choice. Oh. And hindi mo pwedeng idemanda ang lalaki na yan dahil sa katangahan mo. Mm-hmm. Madimanda mo lang siya kung nasaktan ka. Ayun. Okay? Iba naman yun na nalusutan ako ni lalaki na yan. Mm-hmm. Pero hindi ka naman nasaktan. Mm-hmm. Psychological abuse, kailangan i-prove mo yan that you are abused psychologically. Mm-hmm. Kailangan mo i-prove that you are abused emotionally. Mm-hmm. Pero kung wala, hindi mo ma-prove kasi tanga-tanga ka talaga. Mm-hmm. Madismiss ang kaso. Mm-hmm. So we have to prove, hindi pwede na dahil lang babae ka, you can file a case, inaabuso mo naman yung batas. Mm-hmm. May iba dyan eh. May mga babae, inaabuso ang batas, nag-file lang Republic Act 9262 sa isang lalaki. Mm-hmm. Kailangan mo natin i-prove na you're abused psychologically. Mm-hmm. Kasi may iba dyan, hindi naman abused psychologically. Kasi nabulag lang or ano, Naengking lang talaga. Yung word ng mga kababayan natin, katangahan. Mm-hmm. Oh, yung word ng mga kababayan, katangahan. Mm-hmm. O yan. Can you file a case because of your katangahan? Problema mo yan because may concern ka na. Nagpaloko ka. Kailangan i-prove natin kasi may tinatawag sa batas, presumption of innocence. Yes. Mm-hmm. Ang tao is innocent yan and is proven guilty. Mm-hmm. Proven guilty. Mm-hmm. So we have to prove that inabuso ka talaga, mm-hmm. psychologically, emotionally. Hindi lang dahil sinabi mo na niloko ka. Mm-hmm. Okay? That's kailangan isipin ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Kasi hindi lang pwedeng pag-ibig lang. Correct. We have to think, you have to use our mind. Yes. Kukote. Kaya nga may isip at may puso. Oh, yun nga eh. Kasi iba ang katangahan mm-hmm. sa psychologically abused. Mm-hmm.
Okay? So we have to prove, for example, naghiwalay yung babae at saka sa lalaki. Ano ba yan yung paghiwalay ninyo? Dahil lang ba sa katanghan mo yan or naabuso ka psychologically or emotionally? Kailangan malaman yan sa court. Mm-hmm. Kasi kung hindi natin ma-prove that you are psychologically abused, emotionally abused, papahiya ka lang, ma-dismiss ang kaso mo. Mm-hmm. With that attorney, kailangan ng expert's opinion yan. I mean, like psychologist and all. Actually, hindi mandatory, but mm-hmm. it will help. Oh. It will help na to prove na naiba yung pag-iisip mo mm-hmm. dahil sa nasaktan ka, mm-hmm. napahiya ka, ganoon. Pwede ka mag-file ng 9262. For example, in this case, tinakbuhan ka ng lalaki. Mm-hmm. Ready na yung gown mo, nagdalakad ka na sa altar, papunta sa... Wala si groom. Tapos si groom nandun, tapos biglang tumakbo. Mm-hmm. Di ba? Yun ang eksena niya sa... Oo, sa mga pelikula, di ba? Ganoon, biglang tumakbo. Ano naman yung... You have to imagine, mm-hmm. ano yung damdamin ng babae na sobrang ganda, mahal na mahal ang gown, worth 200,000 pesos ang gown, may mga pearl pa dyan. Di ba? Yun yung mga movies. May mga pearl-pearl pa dyan. Tapos yung lalaki, lumalamig yung kamay. Tapos tumatakbo. Tapos hindi na nagpapakita. Mm-hmm. Ano, you have to imagine, ano naman yung, ano yung kaya effect ang epekto ni babae? Mm-hmm. Kung yung epekto ng babae, kasi very strong siya, okay pwedeng hindi. Pwedeng hindi. Wala, okay yan. Mm. But what if naloka siya, naloko? Mm-hmm. O naloka. Nabaliw. Nabaliw kasi na sobrang sakit. Parang depressed. Na depressed. Yes. Yung word ng watas, depression. Mm. Depression is part of psychologically abused person. Mm-hmm. You're abused because tinakbuhan mo. Mm-hmm. Buti pa mag-usap kayo na, okay, huwag natin ituloy ito. Okay. Mm-hmm. Alam mo ba yung mga kasal, minsan hindi matutuloy dahil daming mga pakialam yung mga nanay, tatay. Totoo yung mismong preparations doon nag-aaway lang. Okay. Okay. The night before. Dapat yung tatay at saka nanay, huwag kayong makialam dyan. Oo, silent na lang. Okay. Let it hindi be naman kayo ang wedding coordinator. Correct! Diba? Ayan. Oh. Ang problema, yung nanay, lalo na yung nanay, lalo na yung nanay. Naging wedding coordinator. Oo. Hindi kayo wedding coordinator, huwag kayong makialam. Kasi kung makialam kayo, iinit yung, baka mag-aaway pa, that's why hindi matuloy ang kasal. Mm-hmm. Pag hindi natuloy ang kasal, sabihin nyo, nang loko ito sa lalaki, ganun. But tanungin mo natin ang lalaki, mm-hmm. bakit siya tumakbo? Yun! Yes. Bakit na lumalamig yung kamay niya habang naglalakad yung babae? Ano yung rasmo? Malay mo naman, takot lang siya sa tao. Baka... Kaya bigyan sila yung intimate. Baka, is it a shotgun marriage? Baka pinilit lang siya ng tatay nung ni babae, babae na isang general. Natakot. Mm-hmm. Tapos habang ganon yung babae, naglalakad sa altar, may hawak na shotgun yung tatay. Shotgun niya. Literal na shotgun marriage. Kailangan mo natin alamin mm-hmm. ano yung reason. Hindi mm-hmm. pwede na dahil lang matumakbo si lalaki, bad na talaga siya. Mm-hmm. We have to know. Mm-hmm. Ano bang reason? Mm-hmm. Kasi in every case, we have to, kailangan natin tanungin ang reason. Yeah, yung tinatawag na due process. No. Pakinggan mo natin yung side ni lalaki. Niya. Pakinggan natin yung side ni babae. Bakit siya tinakbuhan? Baka may problema din siya. Correct. Pero, sige, partner. Yung tanong ko lang is when, kunwari, iniwan na siya. So, lahat ng expenses is in from simple, yung pinakamaliit na sense, yes. Ibabalik nung guy. Yun ang tinatawag na unjust enrichment. Mm-hmm. Bayaran niyo. Mm-hmm. Oh. Eh, parang favor lang, o lahat, pati ba masahe? Kailangan mo ko, tapos nalang may resibo lagi. Moral lesson, kung magpakasal kayo, ilista nyo lahat. Alam na, Bien. Alam mo na rin. Magkano yung kambing? Magkano yung kalabaw? Yung mga tagaluto pa, yan. Tapos syempre, pamasahe ng mga pumunta sa venue. So, ilista nyo lahat, yung mga damit magkano yan. Damit ko, yung jewelry ko, kahit gamit na nung wife yun, babayaran nung bride. In case attorney na said guilty itong lalaki dun sa kanyang ginawa, ano yung minimum na penalty for that? Ang hanggang 6 to 12 years. Ang gulo. Pag napapatunayan. Pakasal ka na lang? Tuloy mo, tas anal na lang? Pag napatunayan na psychologically abused ang babae mm-hmm. o emotionally abused. Mm-hmm. So yun ang tinatawag na criminal aspect. Mm-hmm. But with respect to breach of promise to marry based on unjust enrichment. Mm-hmm. Kasi unjust enrichment, yung gumastos na, expenditure. Tapos expenditure. Parang
parang bula na bilang nawala. Ano to? Mm-hmm. My word? Yung, oh, tama. Parang bula na nawala. Oh, nawala. In that case, mm-hmm. Oh, yan. So, bayaran talaga niya yung mga expenses. Mm-hmm. So, in fairness, matagal din, ano? Six months? Six years. 12 months. Magpapakasal na lang ako, tapos magpapaanal. Oh. Pabilis. Parang mas mabilis. Parang makakasal nila Britney Spears yan, di ba? Sa word dito sa pinag-usapan natin, breach of promise to marry is not an actionable wrong. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi mali kung hindi mo tinutupad na pakasalan ang isang tao. Mm-hmm. But yung mga gastos bayaran mo. Oh, syempre. Gastos, syempre. Kailangan para wala, hindi ka mandemanda ng psychologically abuse, emotionally abuse, dapat pagsabihan mo yung asawa, yung maging asawa mo na hindi na tayo mag... Nag-aaway nga tayo na hindi pa tayo kasal. Mm-hmm. How much more kung kasal na? Mm-hmm. Mabuti pa maghiwalay lang tayo kasi kung maghiwalay tayo after marriage, yayaman pa yung abogado mo. Oo. Mas gagastos ka pa. Gagastos ka pa. Mo, gawin mo yon na pinag-usapan mo. Oo. Lahat naman nadadaan sa maayos na usapan. Correct. Hindi yung tatakbuhan mo na bigla ka nilang mawawala. Mas maganda mag-usap silang dalawa. Ayan, alam na. At saka masakit yun, ha? Kasal nyo na bukas, tapos biglang nawala. Pwede namang bago. Yun yung kalabaw na kinatay na. Sinatsap-tsap na yung kalabaw. Kawawa na yung kalabaw. Sana. May buhay pa sana siya ngayon na to. Oo, di ba? Alright, paano ba yun? Anong alam na, ilagay lahat ng expenses. Ilista at bawat resibo. Pero yun, paano naman pag yung lalaki, yung babae, yung biglang tumakbo, same lang. Same. Pero walang RA 9 to 6 sa lalaki. Sa lalaki, walang 9 to 6 ito. So expenses lang babayaran. Babayaran lang. Swerte talaga ng mga babae. For now. Walang kulong, bayad lang. For now. Pero huwag nyo naman gawin yun kasi masakit yun. Masakit sa damdamin yan. So, anyway. So, yung babae yung tumatakbo, bayaran niya yung lahat expenses. Wala nang psychological damage. Oo. Ayun. Napaka-complicated talaga ng pag-ibig. Anyway, para hindi maging complicated ang inyong buhay, lalo na pagdating sa batas, paano ba natin na makakausap, marireach, matatanong si Attorney Mark? Kung may problema kayo sa batas, you can visit my website sa www.marktolentinolaw.com. Sa Facebook page po natin, pwede kayo mag-like, mag-message sa Facebook natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Or landline natin within Metro Manila, pwede kayong tumawag sa 209-6203. Or mobile number natin, pwede kayong mag-text or sa Viber sa 0917-329-5353. Or sa Skype natin, lalo na yung mga bansa na nagka-ban yung Viber, yung mga ibang application sa Skype. Hanapin nyo lang po, Mark Tolentino. Saka po yan. Ayun. May nag-react agad yun. Mabilis, ha? Ano? Sabi daw, babae daw ang kadalasan tumatakbo, hindi naman daw lalaki. Pero, ang panahon ay nagbabago, ha? May mga millennials na ngayon. Mas madali. Nagbabago na rin ang isip ng mga lalaki ngayon. Pero ang dyan is, huwag kayong magpakasal kung hindi nyo makasal. Correct. Pag hindi ka pa sigurado, di ba? Take time. At pag, sabi nga natin kanina, pag-usapan nyo muna. Yes. Kung hindi pa talaga kayo sigurado, pag-usapan nyo. Hindi, pag-usapan nyo muna, Vian, ha? Oo, pag-usapan nyo rin. Alam mo na. Alright. Maraming salamat po sa inyong katanungan, si Roxanne. Sana nasagot natin ang kanyang katanungan. Mm-hmm. At para dun sa mga nais pang magtanong, ilagay niyo lang po yan sa aming comment box with hashtag HQOTD. At isama niyo na rin po ang ating hashtag for today na LM_PaasaBest. PaasaBest. Oh my. PaasaBest. PaasaBest. Ang ganda-ganda naman ng mo, correct. Hashtag. Oh, para din sa mga gusto makapanood ng ating mga previous episodes, partners. Yes, pwede kayong pumunta sa DZRH News Television. At alam ko, nasa YouTube na rin ba? Yes. Yes, nasa YouTube page. Then search lang ang DZRH News Television channel. At syempre sa ating website, yes, DZRHnews.com. Ayan, naka-archive po dyan. So, pwede nyong balik-balikan in case na nakalimutan nyo kung ano yung mga hindi at mga dapat nyo nang gawin. Alright, on. At sa susunod, at sa mga gusto pa magtanong, keep them coming para po mabasa namin at mapag-usapan dito sa ating programa. Kasama nyo po pa rin kami. Ako po si Vian Daclas. At sa ngalan ni Sunny Kasulia, Sheila Edubas. Magkita-kita po tayo muli hanggang sa susunod na episode ng Legal Minds! Bye!